panahon. Dahil hindi na po ba yung sinasabi na when blindness is in the mind and not in the eyes? Paano kung may mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit hindi naman tayo makabilang? So, ang pag-aaralan po natin sa gabi nito ay matatagpuan sa Mateo 13, verse 16 to 17. Kaya ako po, nabasahin ko ito para sa inyo. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at natutuwid na tao ang kadalasang makakita sa inyong nakikita. Ngunit hindi ito ang nakita at makarinig sa inyong naririnig. Ngunit hindi ito napakinggan. Ang title po ng ating pag-aaralan is the human eye. So, ang background lang po na ating pinag-aaralan ay si Jesus ay nagtuturo sa maraming tao, ngunit siya ay gumagamit ng mga talinghaga. Kaya tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guru, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga? Ang sabi naman ni Jesus, sapagkat naging mapuno ang isip ng mga tao ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di kayo'y disinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. So itong mga tao ito, may mga tao nakikinig sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesus. Ngunit, mas ipinikit nila o mas pinili nilang ipikit ang kanilang mga mata. Ibig sabihin, hindi sila interesado. They refuse to understand kung ano ang itinuturo ng Panginoong Jesus. Kaya ang Panginoong Jesus ay gumagamit ng mga talinghaga. May mga taong pinili na ipikit ang kanilang mga mata upang hindi nila makita. At naunawaan talaga sinasabi ni Jesus. Kaya mga kapatid, huwag niyo muna ipipikit ang inyong mga mata habang nakikinig. Imulat mo muna yan upang maunawaan natin ang sinasabi ng ating Panginoon sa oras na ito. Jesus clearly declares that these people, itong mga Israelita nito, ay isinarado o mas pinili nilang isarado ang kanilang mata at ang kanilang tenga. Hindi ang Diyos ang nagsarado ng kanilang mga mata at tenga, kundi sila mismo. They chose to ignore what God says, neglect what God has given to them, and ignore the work of His hand. They doesn't believe that Jesus is the Messiah. Hindi nila pinapaniwalaan na ang Panginoong Jesus ang kanilang hinihintay na Messiah, na siyang hinihintay nila na magliligtas sa kanila. So, sino ba itong mga ito? So, maraming grupo natin mababasa na hindi naniniwala. Ito na yung mga Saduceo, Pariseo, at Eskriba. So, marami pang ibang grupo, ngunit sa pagkakataong ito, gusto ko muna i-emphasize sa inyo itong tatlong grupo na ito, ang Eskriba, Pariseo, at Saduceo. Ito mga Eskriba, Saduceo, Pariseo ito. Ito yung mga tao may nalalaman tungkol sa kautusan ni Moises. Sila rin ay mga nagtuturo. Sila din ay naniniwala na may darating na tagapagtanggol, tagapagligtas. Sabi nga sa Isaiah 9 verse 6, sapagkat isinilang isang sanggol na lalaki para sa ating ipipigay sa kanya ang pamamahala. So alam nila na may darating na liligtas sa kanila na kung saan ito yung may pamamahala. Kaya sa isipan nila, sapagkat ito yung magliligtas sa kanila, ito yung mamamahala. So, ang nasa isipan nila, itong Messiah na darating ay dapat fancy yung pagdating niya. Dapat siya ay darating para mag-rule. Kaya dapat siya ay ipinawanak sa mga palasyo. Dapat napaka-ingrante ng kayong pagkapanganak. Dapat katulad ni David kasi galing siya sa living ni David. Dapat lalaki siya na katulad ni David ay isang warrior. Pero sa alam natin, iba ang pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus. Napaka-humble lang ipinanganak ang ating Panginoong Jesus.
siya ay ipinanganak sa pamamagitan ni Maria at doon sa misa ng Saban. So, kaya inisip nito mga iskiba paraseo sa Luseo nito na hindi maaaring iyan ang magliligtas sa amin. Hindi maaaring iyan ang hinihintay namin sa kapagligtas. Kasi, ang iniisip nila, ang pagkadating ng Misaya ay dapat bongga, yung grande. Kaya, mas pinili nila na hindi na hindi maniwala na si Jesus ang Misaya. At ang lahat ng ginagawa ng Jesus, wala silang interest na kilalanin siya. So, meron tayong two different point of view of man to Jesus. At ito na nga, yung point of view ng mga Saduceo, Scriba, at Paraseo. So, para po, pinili ko na lang, masyado po kasi mahalba, espasa, Scriba, Paraseo, at Saduceo. So, itong mga Scriba, Paraseo, at Saduceo na ito, hindi sila naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas. Para sa kanila, isa lang itong propeta, isa itong threat sa kanila, isa itong ang kanilang enemy. Habang naman sa mga mata ng mga disciples, si Jesus ay ang Misaya, siya yung hari na magliligtas sa kanila, siya ay Christ the Son of God. So, tingnan po natin kung ano ba yung ginawa nitong mga espasa na ito dahil meron silang closed na eyes o unbelieving eyes sa ating Panginoong Jesus. Una po, they confuse others about Jesus. So, sabi sa Mateo 12:23-24, namangha ang lahat at sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David? Namarinig ito ng mga Paraseo, sinabi nila, nakapagpalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Belzebul, ang pinuno ng mga demonyo. So, gano'n nila kino-confuse ang mga tao na nais maniwala na ito yung anak ni David. Ito na ang kapagtanggol, pero ano para sa kanila? Hindi. Yan ay binigyan ng kapangyarihan ng demonyo. Subalit, sabi sa verse 25, alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya, ang bawat kami ang naglaban-laban ng mga mamamayan ay babagsak. At alin mong bayan o sa bayan, sila ang naglalaban-laban ay mayroon mawawasan. So kung sabi ni Jesus, kung ang kapangyarihan ko ay galing kay Satanas, so sinisira ko lang ang aking sarili sapagkat si Satanas hindi pala ang aking pinapalis. So hindi iyon maaari. Kaya naman may mga taong makikilala tayo katulad rin ng mga taong ito. Ipinagpipilitan at ipagsisiksikan sa isipan natin na si Jesus ay hindi Diyos. Ngunit, huwag kang maniniwala. Huwag kang magpapakonfuse sa kanila. Sabagkat sarado ang mga isipan ng mga taong ganito. Di nila nakikita ang kalwalhatian at kabutihan ng Diyos sabagkat sinibulag ang Espiritu. Napakaraming ebidensya na ang pinakita ng Diyos sa atin. Ngayon ka pa ba hindi maniniwala? Ano pa ang mga ginagawa? Pangalawa, they live to look good. So, nabubuhay sila upang magmukhang mabuti. Ang sabi ni Jesus, kaya gawin ninyo ang tinuturo nila itong mga espasa at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit, huwag nila tutularan ang kanilang mga gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Bawang pakita ng tao ang kanilang mga gawa, ang nais nila ay ang upo ang pandangan. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Paraseo, mga mapagkumbay. Tandaan natin na malulungkot natin ang maraming tao, ngunit never naman natin malulungkot ang sarili natin at lalo-lalo ang Diyos. Itong mga tao to, nabubuhay na mukhang maganda ang panlabas, ngunit madumi naman ang kalooban. May mga tao din na makikita at makikilala tayong ganito. Mukhang malinis, ngunit madumi. Ano sabi ni Jesus sa mga tao ito? Kahabag-habag kayo. Hindi nila nauunawaan na dapat pala nabubuhay ako hindi lamang para magmukhang maganda sa ibang tao, kundi magmukhang maganda rin ako sa paningin ng Panginoong Diyos. Ngunit dahil hindi nila nauunawaan ang kalooban ng Diyos, mga mapagpaibabaw sila, mapagpakunwari ang kanilang tunay na pagkatao, kahabag-habag sila at ang kaparusahan ay naihanda na para sa kanila. Pangatlo po,
Bakit itong ginagawa nitong mga sarado at pinili na hindi paniwalaan ng Panginoong Jesus? Ang kanilang mga ginagawa ay they oppose Jesus and His disciples. So sa dinami-dami ng mga ginagawa ni Jesus, lagi nilang inuupusino. Sabi sa Mateo 9:2-3, pagdating doon, dinala sa kanya ang ilang tao at isang paralitikong nakarating sa higaan. Nang makita ni Jesus sa kanya, pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, ano, lakasan mo ang Panginoon, pinapatawad ka na sa iyong makasalanan. May ilang nakapagturo ng kaupusan na naroon, sinabi sa kanila, sarili, nilalabas tangan niya ang Diyos. Dahil hindi sila naniniwala na ito, anak ng tao na ito, na ito si Jesus, ay kaya ng patawad sa kasalanan ng tao. Kaya sabi nila, nilalabas tangan ng tao ito ang oh, Diyos. Ngunit ano sabi sa kanila ni Jesus? Ngunit, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay kapangyarihan magpatawad ng kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higa at umuwi ka na. So, ganun niya napatunayan, napagaling niya ang isang paralitiko. At kahit gano'n napatunayan niya na ang anak ng tao ay kapangyarihan magpatawad, hindi pa rin sila naniwala sapagkat sarado na ang kanilang mga isipan. Ayaw nilang maniwala. Kaya bawat anong ginagawa ni Jesus at kanyang mga disipulo, lagi silang nagtatanong. Nagpagaling siya ng araw ng pamamahinga, may ginawa silang sa araw ng pamamahinga. At ano sabi ni Jesus? Ang anak ng tao, ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Isa pang pangyayari ay nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi nila, tinanin yung taong ito, matakaw na sinko at ibigay na naman hinihingi ng buhis at makasalanan. So lahat na lang ang makikita nilang negative ay iuupos nila para lamang nila masabi na hindi ito ang Mesiya. Sa mga sarado, sa mga tao sarado ang mata, wala kang mapapaglagyan dahil puro kamalian mo lamang ang magmamatter sa kanila. Ano ang buti at kagandahan ng mga miracles na ipinakita at pinaliwanag sa kanila ni Jesus, di sila interesado makita ito. Kaya, ganun sa mga tao makikita o makikilala natin, tandaan natin na hindi naman kailangan na palagi atin ang huling salita. Ang mahalaga, nasa atin ang katotohanan ng salita. Ibig sabihin, iubos mo tayo ng iubos ng mga taong hindi makakilala sa Panginoon. Ang mahalaga, alam natin ang bisa at katotohanan ng salita ng Panginoon. Huwag tayo magpapaubos sa kanila, papatikin para sa ating mga ginagawa para lang talagay sa Panginoon Jesus. Ano pa? Ang pang-apat na ginagawa ng mga sarado mata ng mga espasa na ito ay they start discussion with bad intention. Makikipag-usap sila, ngunit hindi naman para makipag-usap lamang, kundi para subukin si Jesus. Ang sabi sa Mateo 16:1, dumapit kay Jesus ang ilang para sa iyo at sa Luseo, upang siya ay isubukin. Humingi sila ng mga isang himala na mula sa langit. Ngunit sabi sa kanila ni Jesus, lahat masama ang taksin sa Diyos. Humingi kayo ng palatandaan, ngunit walang ibibigay sa inyo, maliban sa himala, mga nangyari kay Jonas. Isa pa sa Mateo 22:35-36, isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtatanong kay Jesus upang subukin ito. Guru, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip mo. At ito ang pinakamahalagang utos. Ito lang ang pangalawa. Ibigin mo ang kapwa ngayon at pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalanan ang buong kautusan ni Moises at katuruan ng mga propeta. So nagtatanong sila kay Jesus ng mga controversial issues upang sa ganoon na kapag may nasabi sa Jesus na hindi kapalit sa kasulatan, ay may ipanalakit nila ito. Ngunit napatid lahat ito agad ni Jesus. May mga taong in disguise para masilo at mahulog ka. Katulad ng mga espasa na ito. Ngunit,
hindi sila mananalo sa karunungan at kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus sapagkat si Jesus ay Diyos. Ano pa po ang panglima? They engage themselves in bad works and ideas. So ano ba yung inisip ng mga tao ito? Sabi sa Matthew 22 verse 15, umalis ang mga Pharisee na usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Matthew 26 verse 4, binalak nilang ipatakip si Jesus ng lihim ang ipapatay. So ganito na ang naiisip nila. Sapagkat para sa kanila, threat sa kanila si Jesus, kaya nais nilang ipatakip at ipapatay ito. Bakit? Dahil marami na ang sumusunod kay Jesus at marami na si Jesus na napapagaling. Nagiging maingay na rin ang pangalan ni Jesus at siya'y nagiging tanyang sa lupain. Kaya ang tingin nila sa kanila, ang tingin ng mga espasa na ito kay Jesus ay isang friend o isang enemy. Sarado kasi ang mga mata nila kaya hindi nila nakikita ang kabutihan ng Diyos kundi ang nakikita lang nila ay nais nilang paliwalaan. Ayaw nila maniwala doon sa tagapagligtas na matagal na nilang hinihintay. Ngunit dahil hindi nila natalo sa Jesus, ito na ang huling alas nila para mawala siya ang maipatakip at maipapatay. Kaya kahit madumi na sa kanilang mga kamay, gagawin nila hihinga lang ang kanilang nais. So nakita natin itong mga katanginan kapag ang isang tao ay sarado ang pag-iisip, ang puso, ang pandinig sa kabutihan ng Diyos. Hindi maganda. Pero on the other hand, nakita naman ang mga alagad ng Diyos, ang Diyos sa ni Jesus, dahil sa mga kamangha-mangha nitong mga gawa at pagsasalita. Sila ay nanampalataya sa Kanya at nagkaroon sila ng pangunawa. Kaya masabi ni Jesus sa kanila, mapalad kayo sapagkat nakakita rin yung mga mata at nakarinig kami yung mga tinga. So the open eyes of the disciples, ito yung pangalawang point of view sa point of view sa mga mata ng mga disciples o yung mga alagad niya. Una, dahil bukas ang kanilang mga mata, they obey Jesus' commands. At nakikita natin sa Matthew 9 verse 9, makikita natin noong nakita ni Jesus si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis, sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Ang ginawa ni Mateo, tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Ganun din naman, noong inutusan ni Jesus yung mga alagad niya, sabi sa Mateo 21, 2, 3, and 6, pumunta kayo sa susunod na ngayon at nakikita ninyo kapag doon isang babae at aslo ng katabi. Kasama ang kanyang anak, kalagayan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo ang kailangan ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Lumakad ang mga alagad at ginawa ang Diyos ng Jesus. Di nag-atubili at nagtanong-tanong pa. Sila ay sumunod lamang sa utos ng Panginoon. Kasi naniniwala sila kay Jesus. Sapagkat alam nila, ang pagsunod sa Diyos ay ang mabuting gawain. Ang mga nakakakita ng kabutihan ng Diyos at naniniwala sa Kanya ay ang mga taong marunong sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. Sapagkat wala siyang iuutos sa atin na makakasama para sa atin. Pangalawa, itong mga alagad na ito dahil nakita nila ang kabutihan ng Panginoon Jesus, ang kalwalatihan ng Panginoon Jesus at ang pagkanyang sa Panginoon Jesus, they prioritize the important. Sabi sa Matthew 4 verse 18-20, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niya ang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang maming isda, si Simon at yung tawag ni Pedro at ang kapatid niya si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko pa yung maming isda ng mga tao. Doon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Sabi sa Matthew 19:27, at sabi na si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. So itong mga tao ito may ginagawa. Pero alam nila kung sino ang ipang-prioritize nila despite doon sa mga gawain nila. Sabi din sa Matthew 21:22, isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari ba umuwi muna ako upang palibig ko ang aking ama?
Ngunit sabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubayan mo sa mga panayang pag-ibig sa kanilang mga panay. Ang mga tao ito, may mga ginagawa sa buhay. Maraming mga gawain. Pero alam niyo, dahil nakita nila na mas mabuti ang sumunod kay Jesus, mas pinili nilang iwan ito at mas pinili nilang unahin ang mahalaga. At ang ngayon ay ang pagsunod sa Panginoon Jesus. Ang mga tao na nakakita ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos ay nauunawaan na mas mainam na unahin ang Diyos higit sa lahat ng bagay. Sapagkat sabi nila naman ng Diyos, unahin niyo ako at lahat ng bagay ay ipagkakaloob ko sa inyo. Maliwala tayo sa salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus. Ano pa? Ano pa ginawa ng mga disciples na ito? Pangatlo po, they equip themselves the teachings of Jesus. So itong mga alagad na ito, sapagkat naniniwala sila sa natuturo sa kanila, kaya yung mga tinuturo ng kanilang guro o ng ating Panginoon Jesus ay talaga namang nilalais nilang magtutunan. So paano natin malalaman? Ang sabi dito sa Mateo 13 verse 10, dumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng mga talinghaga sa kanila? Lumapit ang mga alagad ulit, ipaliwanag niyo po sa akin ang ibig sabihin ng talinghaga. Every day na nagtatanong sila tungkol sa mga turo ng Panginoon Jesus, ay nagpapakita na interesado sila na malaman kung ano ang kahulugan at tinuturo sa kanila. Maraming mga tanong na ibinibigay sa kanila, itinatanong ng mga alagad sa Panginoon Jesus. Sapagkat alam nila na kapag nagtatanong sila, mas matututo sila. Sabi pa, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ba mga panatandaan na muli pagparito ng katapusan ng mundo? Tapos tinanong din ni Pedro, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapwa kapag sila nagkasala sa akin? At doon sa mga tanong na yun, ang hindi naman na pagtuturo ng Panginoon Jesus, kung isa na lang, eh meron mga nagagawa ang mga alagad. Kaya naman, isang pangyayari ay noong may nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at siya ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad, sinabi Jesus, hayaan niyo lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang pagmamalan. So, sa mga ganitong mga uri ng mga pagpapayong pagsaway ay tinatanggap din ng mga alagad. At dahil nais nila na matutong, nais nila na malaman, nung tinanong ni Jesus sa kanila, sino ako sa tingin ng tao? Ang nagsabi, sa tingin po ng tao, kayo daw po si Elias, kayo daw po isang propeta. Ngunit sabi ni Jesus, ako para sa inyo, sino ako? Masagot nila, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa pagtatanong natin, natututunan natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng kamulungan ng Panginoon at yun ay hindi maiaalis ang kamulungan sa ating umay. Dahil they show great interest sa mga turo ni Jesus, kaya sila panatanong. Kaya naman sa pagtuturo kay dalawang uri ng estudyante, may estudyante nagtatanong kasi naguguluhan at may estudyante walang tanong kasi uwi-uwi na para matapos kagad. At itong pangalawang to, estudyante walang tanong, ito yung mga walang interes, ito yung mga sarado. Pero itong mga bukas ang mga mata na nais magtuto. Sila yung estudyante yung tanong na tanong. Itong mga alagad na ito, dahil interesado sila, kaya nagtatanong sila, at tumanggap din naman ang mga pagtutulit at kaya ni Jesus. At ang pang-apat po at pang-huli, itong mga alagad na ito, bukas ang kanilang mga mata na nakikita ang kabutihan, kalwalhatian ng Panginoong Jesus. They are naturally weak but transformative. Bakit? Bakit naturally weak? Kasi itong mga alagad na ito ay mga tao lamang din naman. At isang example dito ay si Judas. Di ba isang tao, meron tayong kahinaan. At kung minsan ang magiging kahinaan natin kasi pamamagitan ng tao, na salapi. Kaya naman itong si Judas ay natin dahil sa salapi.
Pag-isa naman yung kahinaan natin ay dahil para sa ating pagiging makasarili, para iligtas ang ating sarili. Tulad na lang ni Pedro na itinakalo niya na tatlong beses, itinakwit niya na tatlong beses si Jesus para iligtas ang kanyang sarili. Ngunit, nakita naman natin na na-realize nila ang kanilang pagkakamali kaya sila ay nagsisi. Meron din ang pangyayari na nung dinatakit na si Jesus, may bumunod ng tabak para tapyasin yung tenga nung hawal para ipagtanggol ng sarili. Sa ating pagiging tao ay yung mga alaban. May mga kahinaan tayo, ngunit ang mahalaga alam natin kung paano magbago dun sa mga kahinaan na iyon. Ang mga tao ay kanyang-kanyang kahinaan, ngunit ang mahalaga, nare-realize natin na kaya tayong baguhin at tutulungan tayo ng Diyos sa ating mga kahinaan. Magsisir na lang pala tayo, maniwala lamang tayo sa Diyos. Sa bawat pagiging mahina natin, siya ang ating magiging kalakasan. Tinatanggap ng Diyos sa mga tao buong puso nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kahit anong uri pa yan, kaya-kaya tayong tanggapin ng ating Panginoong Jesus. So, ito po yung two different point of view of man to Jesus. Yung iba, close ang eyes katulad ng espasa, skrino para sa iyo, sa deseo, na kung saan nakikita nila na si Jesus ay threat o tao lamang, propeta, sa kalaban. Kaya may mga nagagawa sila na hindi kaligutuod sa Panginoon. Hindi nila nakikita ang kalwalhatian at sila ay mga kahabang-habang na tao. Samantala, meron din namang mga mapapalad ng mga mata na ibinigay sa tao sa pamamagitan ng pagiging mapalad nito nakikita ang ng mga alagad na ito kung paano kumikilos, kabutihan, kalintahan doon ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa ating lahat. Ito yung naniniwala sa Panginoong Jesus na siya ang hati. Siya ang tagapagligtas. Siya ang anak ng Diyos. Kaya naman, pinipili nila na sumunod sa Diyos, i-prioritize ang Diyos, alamin ang tungkol lahat ng maaaring malagang tungkol sa Diyos at magpabago sa Panginoong Jesus. Nakita natin ang ilan sa mga katangian ng mga tao mas piniling refuse na maniwala sa Panginoong Jesus. Kaya naman, hindi nila makita ang kagandang loob, kagandang loob at kaluwal ng Panginoong Jesus. Hindi lamang sila ang ito, hindi lamang itong mga skrima proseso sa deserto. Marami sila, marami pa rin kapwa natin sa ngayon ang hindi pa pinubuksan ang kanilang puso, tenga, isipan, mga mata sa Diyos. Kaya naman bilang mga mapapalad na nakakakita sa kabutihan ng Diyos, sama-sama natin sila matulungan upang makita rin nila ang ating mga nakikita at marinig din ang ating mga naririnig ang kabutihan ng ating Panginoon Jesus. Habang may panahon pa, reach out natin sila sapagkat din natin alam kung maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Ang Pasko na nagpapaalala sa atin na ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus ay dumating na para sa atin upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan at makasama niya sa mga buong buhay na walang hanggan dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Yun lamang po.